Hello mga boss. Ang gagawin natin ngayon ay isang CRT TV na ang brand, ayan, JVC. Bale, ang issue nitong TV na to, base sa customer, yung daw kanyang kulay, hindi normal. So, yun bale ang problema nitong TV. Ngayon, bago natin ayusin to, so itatry ko na muna para kahit paano, magkita nyo muna ang problema nitong TV. Ayan mga boss, saksa ko lang. Pansin ninyo. Switch on. So, hintayin lang natin. Ayan, kung titignan nyo mo, boss, bale yung kulay nitong TV. Ayan. Kulay pink na parang violet. So, yan bale ang problema nitong TV. Ngayon, bago natin buksan yan, sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, manotify kayo. Kung papasin ninyo mo, boss, ayan, bale na buksan ko na tong TV. Sa mga ganitong issue na problema ay color dito sa mga CRT TV. So, unang i-check natin dyan, mga boss, itong kanyang RGB board or tinatawag na CRT board. So, dyan lang muna tayo mag-focus, mga boss, kasi panigurado nandyan ang problema nitong TV. Kung titignan nyo, bale, ito yung sinasabi kong RGB board or CRT board. Ayan. Minsan, nasa 90%, pag ganyan yung problema ng isang TV, mga boss, panigurado, minsan, cold solder, may basag na solder. Ngayon, yan yung titignan natin ngayon, tignan natin itong kanyang RGB board kung meron bang basag na solder. Ngayon, mga boss, sakali man na wala tayong makitang basag na solder dito sa CRT board, ayan. So, ang gagawin natin, magre-resolder pa rin tayo para sigurado. Kung titignan nyo pala itong CRT board na yan, kung papasinin natin itong talong transistor, ayan, bale yan yung kanyang RGB na red, green, blue. Minsan yan yung madalas na cold solder or nababasag na solder, yan talong transistor na yan. Kaya nag-iiba yung kulay nitong TV. Diyan kasi sa talong transistor na yan, once na meron nabasag na solder dyan, panigurado mag-iiba yung kulay nitong TV. Ngayon mga boss, kung titignan natin, may napansin na ako dito sa isang transistor. Ayan, kung titignan nyo, basag yung kanyang solder. Ayan o, gumagalaw. So, posible, kaya nag-iba yung kulay nitong TV dahil dyan sa solder na yan. Ngayon, bale gagawin natin. So, magre-resolder na muna ako mga boss. After natin mag-resolder, saka natin yun itong TV, tignan natin kung meron bang pagbabago dito sa kulay nitong TV after natin mag-resolder. Ayan mga boss, bale mag-resolder na muna ako dito sa CRT board. So, unahin ko itong transistor, ayan. So, sa mga beginners dyan, once na wala kayo nakitang basag na solder dito sa CRT board, so, ang gawin natin mga boss, si-resolder pa rin natin itong RGB board. Mas better kung lahat na yan, i-resolder na natin kasi maliit lang naman yung board na yan. So, kaya natin resolder lahat yan para mas sigurado. Pero ako mga boss, bale, pipiliin ko na lang yung i-resolder ko dito. Panigurado itong talong transistor, bale, ayan. Lahat yan, matik, i-resolder ko na yan. At yung mga resistor. So, ipuporward ko na itong video mo, boss, para madali na tayo. Bale, re-resolder ko lang yung dapat resolder dito. Ayan mo, boss. So, tapos na akong mag-resolder dito sa CRT board. Ngayon, itatry na natin yun ulit itong TV. Tignan natin kung nag-iba na ba yung kanyang kulay after natin mag-resolder. Saksak ko lang, ayan. So, pasinin natin, switch on. Ayan mga boss, kung papasinin nyo, nag-iba na yung kulay nitong TV. Pero ganun pa man, medyo madilim yung kanyang display. So, try kong i-adjust yung kanyang screen dito sa kanyang playback. So, sa mga beginners pala dyan, bale, ito yung sinasabi kong screen. Ayan.
Papansinin natin yung playback na yan. Meron siyang dalawang pihitan. Isa dito sa ibaba, isa dito sa itaas. So yung dito sa ibaba, mabos, yan yung kanyang screen. Ito naman sa itaas, yan naman yung kanyang focus. So dahil madilim yung display nitong TV, adjust natin tong kanyang screen para lumiwanag. Ayan. Papansinin pala natin, mga boss, yung kulay nitong TV, ayan, medyo may pagka-violet pa rin yung kulay. Pero hindi na katulad nung hindi pa tayo nag-resolder. Kahit pa paano, mga boss, nag-iba na yung kanyang kulay. Ngayon, try ko lang galawin tong kanyang board. Tignan natin, baka meron din naglulus dito sa mainboard. So hindi naman nag-iba yung kanyang kulay, ayan. Kahit na ginagalaw ko pa tong kanyang mainboard. Pati na rin tong kanyang CRT board. Ngayon, mga boss, kung papansinin nyo, kung ipagkukumpara natin yung kulay nitong TV kanina at ngayon, after natin mag-resolder, bale ito yung kulay nitong TV nung hindi pa tayo nag-resolder. Ayan. So kung papansinin natin, mga boss, malaki yung pinagkaiba nila dito sa kanyang kulay nung nag-resolder na tayo dito sa kanyang CRT board. So dahil okay na itong TV, mga boss, bale, lilinisin ko na muna itong main board bago natin sara itong TV, bago natin i-final test. So, linisin ko lang to kanyang mainboard. So, ayan mga boss, bale, tapos ko nang malinis tong TV. Ngayon, try natin dito sa TV Plus. So, walang antena tong TV Plus ko, mga boss. Try lang natin kung gumagana ba yung audio-video input nitong TV. Ayan, kung titignan natin, lumabas naman yung display. So, ibig sabihin, gumagana yung input na audio-video nitong TV. Kung papansinin nyo pala, mga boss, medyo may pagka-violet pa rin yung kulay nitong TV. Sa ganyan na issue, mga boss, wala na sa RGB board or CRT board ang problema dyan. So, posible ang may problema dyan, mga boss, tong kanyang feature tube. Masasabi na natin na mahina na, kaya hindi natin nakuha yung normal na kulay nitong TV. So, sa ganitong issue, halos 101% nasa picture tube lang problema niyan, mahina na. So sa mga beginners dyan, kapag meron kayo na-encounter na ganitong kulay na medyo may pagka-violet, so wag na kayong magpakapagod pa, mga boss. Ang problema niyan, nasa picture tube na. So nakabisado ko yung ganitong issue, mga boss, kasi ilang beses ko na na-encounter yung ganitong issue. Nung una, meaning ko, medyo nababangungot ako sa ganitong issue, mga boss. Halos kung ano-ano yung chine-check ko dito sa RGB, service mode, lahat mga boss na check ko, wala pa rin. Hanggang sa naisipan ko magpalit ng tube, yun, nag-okay yung kulay ng TV na inayos ko. So kaya sa ganitong issue, mga boss, na may pagka-violet yung kulay, masasabi na natin na sa picture tube lang problema dyan. Lalo na, mga boss, sa mga sharp na brand na CRT TV, sagit din yan, na may pagka-violet yung kulay kahit na okay pa yung RGB. Pero ganun pa man, mga boss, kahit papaano naman mapapanood pa rin natin tong TV na to, unlike nung hindi pa tayo nag-resolder dito sa kanyang RGB. Mas okay na to, mga boss, kaysa dun sa una. Talagang pangit yung kanyang kulay, may pagka-pink na violet. So hanggang dito na lang tong ating video. Sana sa mga beginners dyan, kahit papaano meron kayo natutunan dito sa ating video. Sa mga bago naman dito sa ating channel, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at pag-ipindot na rin yung notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. Maraming salamat, mga boss!